Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sama po natin si Congressman Fredenil Castro ng 2nd District ng Capiz. Sa dadating na eleksyon, kung sakali, hindi maipasa itong bill na to, itong panukalang batas, hindi mo ba pipigilan yung ano mo? Wala pa rin ba sa konsyensya mo pigilan yung mga kamag-anak mo? O, teka muna, kung hindi man ako, sige, mamili na tayo. Isa lang ang tatakbo sa atin. Kung konsyensya, Kuya Daniel, wala ka nun. Nandiyan dyan, yung konsyensya mo ay nandito din sa konsyensya ko. Okay. Dahil sa kawalan ng batas, pwede ko silang sabihin, o isa na lang muna sa pamilya natin. Mm-hmm. Yun lang ang magagawa ko, pero kung hindi nila ko susundin, anong magagawa ko? Ah, dahil sasabihin, wala namang wala batas, naman eh. Batas eh. Hindi naman napanalo yung batas eh. Oh. Ah, pero seriously, ikaw ba naniniwala papasa itong batas, panukala mo na ito? Well, kung ang paniniwala... Oh, naglulukuhan na lang tayo. Hindi tayo naglulukuhan. Totohanan itong akin, Kuya Daniel. Oh, eh, pero... Pero kung yung mga kasamahan natin... Oh. Sa Kongreso, sa House of Representatives, o sa Senado man, hindi ko alam. Mm. In fairness to them, I cannot speak for them, no? Uh-oh. Because I have not been designated as their spokesperson. Uh-huh. Pero inaasahan ko na sana'y makita nilang liwanag, no? Mm-hmm. Panindigan nila ang sinumpaan nila bago sila pumasok bilang opisyal ng bayan o opisyal ng bansa at ipagtanggol at sundin nila kung ano ang sinasabi ng ating pero hindi naman yan sarsuela, yung ba tipong nag-huddle-huddle kayo, no? Sige, Fred, ikaw na muna dyan. Ano ba, kunyari eh, hindi naman mananalo yung batas mo, yung panukala mo na yan. Dahil wala naman boboto sa'yo. Walang sarsuela dito, okay. Kuya Daniel. Mm. In fact, hindi ko isusugal ang sarili ko na hindi batiin ng mga kasamahan ko dahil sa galit, sa mababang kapulungan dahil lamang sa sarsuela. Bakit hindi ka na binabate? Eh, kung naglalakad ka kuminsan, nagbubulong-bulungan, walang bumabati sa'yo. Yung mga maraming kamag-anak? Of course! O, sasabihin na ano, so di ka binabate ni Junjun? Si Junjun naman bumabati sa akin. Okay. Pero kasi baka siya naniniwala okay. Na hindi papasayan. Pero the fact na sinusundot mo ito, okay. The fact na dinadala mo ito sa atensyon ng ating bansa ay isang bagay na maaaring makaapekto din sa mga kasamahan natin sa mababang kapulungan. Mm-hmm. Tatanungin mo ako, bakit? Mm. Paano ito makakaapekto kung hindi naman ito papasa na bilang isang batas? Mm. Kung hindi man ito ay apekto bilang isang batas, maaaring sa mga butanti natin, na nakikinig ngayon sa mga botante natin na napagnilay-nilay nila na kailangan talaga mawala itong political dynasty kung sino man ang tatakbo sa susunod na eleksyon at nakita ng mga botante natin. Aba, political dynasty nito, walang batas pero tayo na lang ang maghusga sa kanila, baka husgahan sila ng mga botante makabawas o makatalo sa kanila. Pero laging meron naman sinasabing other side of it, eh, no? Concrete, ano? Ang sinasabi naman, eh meron naman talagang halimbawa, isang parang pamilya ng basketbolista, magaling yung tatay, kaya magaling din yung anak, mahusay din. Minsan nga, mas magaling pa yung anak kaysa dun sa tatay. Eh, di ba, pwede din maging totoo naman ito when it comes to politics. Eh, kung mahusay naman yung tatay, mahusay din yung anak, parang what is wrong with that? Kung kahit nagkataon lang na magkamag-anak sila. Alam mo naman, Kuya Daniel, sa paningin ko, yung mga sinasabing ganyan, ay parang self-serving, no? Na sinasabi mo na ako ang pinakamagaling. Wala nang mas gagaling pa sa akin. Para bang ipinahahayag mo na ang isang pamilya lamang ang may karapatan na maglingkod sa bayan. Itong membro lamang na isang pamilya ang mga magagaling na opisyal ng bayan. Sila lang ang mapagkakatiwalaan. Sila lang ang mga matatalino. Sino ang makapagsasabi na kung ang magaling na Kuya Daniel ay nandiyan dyan sa Kongreso ay mas magaling ka pa sa isang anak ng isang dinastiya? No, pero pwede din naman na halimbawa dun sa pagkakataon na yun, hindi ba? Eh, maaaring masabi mo na hindi nga yan ang pinakamagaling. Pero at that moment, eh, siya ang pinakamagaling sa mga naglalaban-laban. And it so happened na siya ay kamag-anak ni Fred. Pero alam mo, Kuya Daniel, ang sitwasyon ay iba. Kasi kung ang dinastiya ang siyang naglalaban-laban lang dyan, sino naman ang mas magaling pa kay Kuya Daniel na tatakbo
Anong ilalaban niya sa isang tao na nanggagaling sa isang political dynasty? Solid na. Solid na yan. May pera. Nandiyan dyan sa kanila ang oportunidad lahat ng gobyerno. Nandiyan dyan sa kanila ang access sa government resources. Nandiyan dyan sa kanila ang access sa government opportunities. Kuya Daniel naman, you are talking of exception, not the general rule. Alright. Hindi ba naman itong laban mo na ito ngayon, parang may sumusuusi sa'yo dahil ang tatamaan mo mga kalaban ng nila Marrojas. Like si Binay, si Cayetano, hindi ba wala bang sumusuusi na sila? Tiray mo. Ang galing ng tanong mo, Kuya Daniel. Kasi sa tanong mong yan ay ilalabas mo yung talagang damdamin ko sa politika. Oh. Unang-una, yung mga susi na sinasabi mo, Kuya Daniel, ay hindi pa nagagawa yung susi. Dahil unang-una, ako ay hindi liberal. Pero dati kang tagapagsalita ng liberal. I used to be spokesperson ng liberal. Wala ka ng tie sa liberal. Wala akong tie sa liberal. Maniwala ka sa akin. Wala kang kaibigan. Wala kang kadikit. Iba ang kaibigan, iba ang politika, Kuya Daniel. Kung ikaw ay makakapag-imbestiga, sarili mo, may mga kaibigan ka, pumunta ka ng distrito ka. Tanungin mo sila kung ano nangyari noong nakaraang eleksyon. Itong kaibigan mo na nagmamahal sa iyo, Kuya Daniel, ay dinurog ng Liberal Party. Nilagyan ako ng kalaban. Sino naman si Fred Castro na lalaban sa buong puwersa ng liberal? Kahit na nga si Presidente Aquino, umuwi ng probinsya ko. Nagtalumpati 2 beses. Huwag iboto si Fred Castro. Iboto ito. Makinaryas ng gobyerno inilaban sa akin. Sa kabutihang palad, Kuya Daniel, ang aking kakampi lamang ay yung mga mamamayan. Ang kakampi ko lang ay yung mabuting gawa, kaya I survive the situation. Pero sanay naman ang mga politiko ng one day nandito, one day nandun sa kabila. Now you are talking of exception, not the general rule. parang kung ano yung makikinabang ka, doon kinukuha eh. Pagka sa'yo papabor, exception. Dahil yun, Kuya Daniel, ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi, pero ngayon... Ngayon, pangalawa, gusto ko lang tapusin ang istoryang ito. Walang susi dito. Okay. Dahil una-una sinabi ko, I am an NUP. Although I used to be spokesperson ng Liberal Party. Pangalawa, gusto ko pang dagdagan yung impormasyon. Si Marrojas ay kinakapatid ko. Kinakapatid ko siya. Kaya kung sususian ako, sinasabi mo, ay hindi rin mangyayari yon, dahil iba ang relasyon ng politika at iba ang relasyon ng kinakapatid. Ayun nga pala, kinakapatid mo nga pala. Di pwede kang pakiusapan. Kaya yan ang sinasabi ko sa iyo, Kuya Daniel, na inilalahad ko sa iyo para may mga maitatanong ka sa akin. Kaya sinasabi ko ang totoo sa iyo na siya ay kinakapatid ko. O kaya nga, di kinakapatid mo, di pwede kanyang pakiusapan. Ikaw na tumira dyan. Bakit? Ibig mo bang sabihin? Sabi nga, di ba, iba-iba ng klase ng relasyon, di ba? So kung ganun kayo ka-close, kaya dahil kinakapatid mo, di pa pwedeng mas mataas yung, mas mabigat yung ano mo na yun, relasyon mo sa kanya, kaysa sa pagiging miyembro mo ng NUP. Iba yun, Kuya Daniel, yung pakiusapan ka, iba yung gagawin. Maari siguro, kung ikaw ay kinakapatid ko, Kuya Daniel, sasabihin ko, Kuya Daniel, gawin mo na ito. Makikinig ako sa iyo, pero kung gagawin mo hindi, depende yun. So, napakiusapan ka? Wala. Walang ganon. Hindi ganon si Marrojas. Okay. Hindi. Pwede namang hindi rin si Marrojas. Hindi ba? Pwede namang iba. Kung hindi ko susundin si Marrojas, lalong-lalo naman na hindi ko susundin yung iba. Naman ang dahilan na kailangan sundin ko sila? Aba, maraming dahilan, di ba? Nakita mo nga yung pagpasa ng BBL. Aba, depende sa iyo kung anong pananaw mo sa wala buhay, ako nakikita diba? Na dahilan para sundin ko kung sino man sila. Yun ang pinakamagandang sagot. Wala ka nakikitang dahilan. Pero kung sa dahilan, maraming pwedeng maging dahilan, di ba? Pero wala akong nakikita na dahilan. So, wala ka nakikitang dahilan. So, may nakikita ka naman bang dahilan para makapasa ito? Meron ako nakikita na dahilan para makapasa ito. Unang-una, to be fair with my colleagues,
Wala namang monopolya ng intensyon para makagawa ng mabuti sa bayan, Kuya Daniel. Mm. Dahil kung sasabihin ko na wala dahil ako lamang ang may damdamin na ganito na para sa ikauunlad ng ating bansa, ay that's hypocrisy. Mm. So sinasabi mo din ngayon na kung hindi sila papabor doon sa panukalang batas mo na ito, hindi sila nag-iisip ng kagaya mo na sa ikasusulong ng bansa dahil counterproductive ang pagkakaroon ng political dynasty. Nag-iisip din sila dahil hindi lang naman ako nag-iisa, Kuya Daniel, na sumusuporta dito. No, but what I'm saying, if they are not going to support, those who will not support this bill na nagbabawal sa pagkakaroon ng political dynasty sa politika, ibig sabihin, hindi iniisip nitong mga ito ang kapakanan ng makakabuti sa bansa. Iniisip din nila kung ano ang mabuti na kapakanan sa bansa. Pero hindi, subalit, nila ginagawa. Subalit, nangingibabaw sa kanila ang interes o ligasiya na kanilang minana sa kanilang ninuno o sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga kapatid. Ano bang pinakamalaking interes na sa tingin ninyo ay pinoprotektahan sa ganito? Manatili para manatili sa pwesto ang mga magkakamag-anak para sila pa rin ang maghahari-harian sa isang lugar, may monopolya sila ng ekonomiya sa lugar na 'yan, may monopolya sila sa tinatawag na kapangyarihan sa lugar na 'yan. Kaya 'yan ang dahilan kung bakit ibig nilang imintina o ipagpatuloy itong dinastiya na kanilang minana. Magkano ginastos mo sa nakaraang eleksyon? Ako? Kung ano ang ipinahihintulutan ng ating batas? Hindi ko naman nasabi kung magkano pinahihintulutan. Magkano? Sa COMELEC. Magkano ginastos mo? Mga 200,000 plus actual na gastos. Kasi yung akin namang mga 200,000 pesos lang. Sa mga watchers, transportation, sa allowances ng mga leaders na tumatakbo kung saan-saan, yan ang actual expense. So yun lang. After. Ngayon, yan ang accounted, no? Dahil sa unang-una, meron namang mga kasama tayo sa politika na hindi naman politiko na, like for example, sa barangay na yan, kung darating ako, sila nang nagpapaluwal, para kay Fred ito na magtipon-tipon tayo, ako ang bibili ng inumin, ako ang bibili ng pagkain, para lang matulungan siya. May mga kamag-anak naman na nagwi-welcome sa iyo, no? Sa barangay o sa bayan na mang-iimbita, sila na rin ang naghahanda. Kaya ito'y off na sa mga gastos. Anong isang pwede mong masabing pinakamagandang pagkakaiba mo sa ibang politiko? Wala akong maaring masabi na pagkakaiba ko na pinakamaganda sa ibang politiko. Maliban lamang na ngayon, sa pagkakataon na ito, kasi hindi ko naman masabi na ako ay mas masipag, ako ay mas matalino. Again, that's hypocrisy, no? Ang masasabi ko lang na ako ay nakakaintindi at maaring mapaintindi kung ano ang dapat na maganda sa ating bansa. Ibig sabihin ba nito, sa inyo dyan sa Kongreso, maraming hindi nakakaintindi at maraming ayaw umintindi. Maraming ayaw umintindi. Maraming salamat, Congressman Fred. Kinatawan po na ikalawang distrito ng Capiz sa tagapangulo ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Congressman Fredenil Castro. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.